Go. What's up mga kabinsyano? Welcome to my YouTube channel. Bago pa tayo magsimula, ayan, pinakita ko po yung mga ingredients na gagawin natin ngayon. Ang gagawin po natin video ngayon ay tinatawag natin na paano magluto ng kalderetang manok. Ayan. Oh my God! Wow! Una, lagay na po natin yung mantika. Ayan. Nakabalim siya. Yung bawang. Sunod po yung sibuyas o onion. Kapabisyano, dito po bumabang yung niluluto natin kapahe. Kung wala itong mga to, walang saysay ang pagluluto. Step by step lang po. Shoutout po sa mga nanonood. Don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel. Tayo po natin silang malanta. Tapos talagyan na po natin yung karni ng manok. Ayan, ng gato. Ito pong ginagawa namin ngayon para po sa birthday ni tatay. Nasa heaven na po siya. Ayan. Saan ka man tayo ngayon, saan na nanonood ka po? Happy birthday po! Magmano ko po yan. Pwede na po natin lagay yung karne ng manok. So. Ganyan lang po kasimple yung pagdidisa natin ng kaderetang manok. Yan. Okay. Lalagyan po siya natin ng tubig para magkaroon po siya ng sabaw. Hindi na naman po tayo ng mga ilang minuto. Tapos, susunod na po natin ilalagay yung mga gulay, yung carrots, bell pepper, tsaka yung patatas. Ito po. Cooking time po ng kalderetang manok is 20 to 25 minutes. Ayan. Maraming sahog, maraming kakain. The more the better nga, sabi nga nila. Tama po siya doon.
Dagdagan po natin ang apoy. Walang apoy. Walang luto. Ano yan? Ano yan? Alam niyo mga kapabinsyano, mas maganda po magluluto sa kahoy. Kasi po doon po natin lalasap yung lasa ng niluluto natin. Dahil na pag nagsasayang tayo ng kanin o bigas. Antayin lang po natin siya hanggang sa kumulo. Kano, kumulo na po yung nilagay natin na mga gulay. Yan. Amoy na amoy mo na ang sarap. Tango. Sabi po nila pag masarap ka raw magluto, sinungaling daw yung nagluluto ang dito to yan. Yung puno. Next, nilagay na po natin yung tomato sauce. Yan. Hindi mo nangyit. Tomato sauce baka naman. Tomato sauce. Siyempre po, kasama na rin po yung mga seasonings niya. Sunod-sunod na po yung paglalagay natin ng mga timpla or seasonings. Ayan. Haluin ulit. Hanggang sa maghalo sila. Shoutout po sa mga nanonood. Ayan. Siyempre po, hindi nawawala yung toyo. Pampatagdag ng toyo. Pampatagdag ng lasa. Hindi po toyo sa ulo. Ay, hindi ba? Kailangan natin ang apoy. Kasi wala na siyang apoy. Ganyan lang po kasimple ang pagluluto ng kalderetang manok. So, hintayin po natin siya hanggang sa maluto. Maya-maya po natin siya titikman pag medyo malambot na po lahat na nilawak natin sa kawali. Ngamoy ko na po siya, mga kapumisyano, mabango. Sumama yung pawis. Lawin ko tayo ng konti. Ito, hanapin na siyang maluto. Pwede na po siya natin tikman kung tama po yung timpla niya.
Perfect. Dahil kumulo na po siya, pwede na po natin lagay yung liver spread. Para sumarap po lalo yung niluluto natin. Kaldereta'ng manok. Ayan po mga kabinsyano, nakompleto na po yung mga rekado sa niluto nating kaldiretang manok. Bago po tayo magwakas, huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe, and share to my YouTube channel. Ayan. Hanggang sa muli po mga kabinsyano, maraming salamat po. God bless po. Yun o. No?